small, medium, large, extra large. Ayan guys, ang apat na variation ng 20 piso. Kaya kung wala ka pa nito or hindi ka pa familiar dito guys, napanoorin mo tong video para makuha mo lahat ng impormasyon. Yo guys, kumusta? Kumusta ang ating koleksyon? No? At bago na yung patuloy guys, no, sa mga bago lang sa ating channel, abay mag-subscribe at paki-on ang notification bell. Sa ganun, updated kayo pag meron tayong mga bagong content. At mag-join na rin kayo sa ating membership. No? At mag-update tayo dito sa 20 piso NGC guys. Dahil marami pa rin sa inyo yung hindi pa alam or nalilito dito sa may tinatawag na small, medium, large, extra large, edge, yung inscription, BSP sa site nitong 20 piso na ito eh. Ayan o, years niya 19 no? And 20 lang, 2019 and 2020. Tapos yung number, KM number yan, 187353 na ginagamit kapag mag-listing sa may eBay. Ayan, kailangan nyo yan guys ha. Kasi requirement yan doon. So sana ba tayo ito sa edge niya makikita yung BSP at 6 angles yung BSP inscription na yan, 6 yan na nakapaikot. Ayan, at meron pong tinatawag yan na small, medium, large, extra large, edge. At ito no, tingnan natin dito kung ano na ba yung update na meron dito. Ito 2019 and 2020. So, kitang-kita na dalawa lang. Ayan, 2019. Ito marami-rami ang example nito, you know, 85% to. Ibig sabihin, common yan, edge 2. Para sa akin, pag sinabi kasing edge 2, ito yung medium. Medium inscription yan. Edge 2. Tapos, uncirculated siya eh. At maganda yung value nitong 2019 na ito, 185.52 na. At sa kasalukuyan guys, kung mapapansin ninyo, walang nakalagay dito na 2019 upper or lower mint mark. Kasi dito sa may 2020, meron na tayong nahahawakan na upper and lower mint mark. At hindi pa ina-update ng mga numismatic dito. No? 2020, 30%. Big lettering naman ito 2020. Makikita natin yung mamaya doon sa apat na pinakita natin na small, medium, large, extra large. Edge 3 naman ito eh. Big lettering dito, ang pagkaka-record ay big lettering. Pero sa akin tinatawag kong ano yan eh, extra large, no? Extra large kasi apat eh. Ang mababago pa yan at pag natuklasan na nila yan dito sa mag-a-update po yan sila. Kasi kung nga pagbabasehan natin guys yung mga sizes, 'di ba nagsisimula po yan sa small, 'di ba? Ganun yun eh. Small, medium, large, extra large, 'di ba? Ganyan po ang kanilang po yung standard niyan. Yan kasi dadalawa pa lang yun nandito, so medium lettering and syempre at big lettering. Wala pa silang nilalagay na small. Medium lettering agad eh. Yung ibig sabihin niya, may small nga talaga yan. Diba? At yung ating hawak na apat, lahat yun ay year 2020. Guys, at isa doon ay 2020 na upper mint mark. At doon nakompleto yung small, medium, large at extra large na BSP inscription. So, sa madaling sabi guys, sa 2020 ay marami pong variation. Diba? Apat agad eh. So ipakikita natin tong mga coins no. Ayun na ayon sa kanyang pagkasunod-sunod. Unahin natin ang pinaka small. Ayun. Pakita lang natin. Ayun guys, yung sinasabi yung small inscriptions. At yung sumunod, 2020 din, down mint mark na medium inscription. Ayun siya. No? Mamaya, ipagtatabi-tabi natin yan para pagtibay natin to, di ba?
at large. Ito yung large inscription na 2020 din, upper mint mark. So may nag-isa tayong upper mint mark, large inscription siya. At lastly, 2020 down mint mark, extra large. Ito yung pinakamalaki, tinatawag ko eh, na ang record sa Nimista ay big lettering lang, no? Pero sa akin, extra large na po yung tawag ko dyan, kasi apat tong hawak natin eh. Ayan, yung apat na variation, no? Lahat 2020, no? At ang may record lang ay 2019 na medium lettering at 2020 na big lettering, na dalawa pa lang ang may record dun, no? Guys, ayan, so dapat aware kayo dyan sa mga hawak ninyong 20 piso 2019 and 2020. Diba? Ito po yung 2019 na big, ano nga ba? Medium lettering na andun ang record. Ayan siya. 2019 yan. Medium inscription sa site. Ayan siya. So dito nga sa 2019, meron nagsabi sa akin na meron din daw 2019 na upper mint mark. Ito down mint mark tong 2019 na mga nandito eh. Kaya paki-check nyo rin guys, at baka kung meron kayong 2019 upper mint mark, paki-listing sakali may online Facebook page at titingnan natin yan. Kasi wala pa ako nun. At hanggang ngayon, tinutuklas pa natin kung ano ang pinaka-rare dito sa 2020. Yung pinaka-rare na variation na. Guys, so, kasi sa ngayon, ang pinaka-rare na variation ay yung 2020 upper mint mark. At nakapagbenta na po tayo nun. May nagpahanap kasi, no? Ayan, so, ayusin lang natin to at i-compare natin. Okay, so ito, no, pinagsunod-sunod na natin mula left, yung pinakamaliit. Ayan, tingnan nyo lang guys, ang gagawin nyo lang, pakikilatis nyo mabuti para mapatunayan nyo din sa sarili nyo yung ating sinasabi, no? Pinakamaliit yung sa left at ang pinakamalaki, extra large, yung nasa dulong kanan. So, small, no, medium, large and extra large na siya eh. Tingnan nyo mabuti guys. Ayan. Kasi nakakilatis na natin ito at talagang nakita ko na ayan siya. Super zoom natin. Ayan. Para mas klaro sa inyo. Ayan. So okay guys. Nakitang kita naman po. Mag-iwan kayo ng komento at yung sinasabi ko kanina, year 2019 na upper mid mark baka mayroon. Ha? 2019 upper mint mark. Guys, sakali may online Facebook page at tayo po'y magtatapos na. At sana nabigyan ko ulit kayo ng info ngayong araw na to, no. Ayan, so 2020 NGC, small, medium, large, extra large. Apat na variation sa 2020 pa lang ito at baka sa 2019. Meron din ganyan. So, ito na po ang ating content ngayon. Maraming salamat po, no. Until next time guys, God bless you all. Huwag kakalimutang mag-subscribe ha. Out na po tayo.